Mga kasikat, dumako naman tayo sa ating balitang good vibes. Naging talk of the town ang tinaguri ang gwapa rin na si Father Ferdinand Ferdy Santos dahil sa mga netizens na ina-admire ang mala-artista looks nito. Tila aktibo rin sa social media si Father Ferdy, kaya updated ito sa mga papuring natatanggap niya mula sa kanyang mga tagahanga. At mayroon na ngang mga social media groups tungkol sa kanya. Naging talk of the town ang tinaguri ang gwapa rin na si Father Ferdinand Ferdy Santos dahil sa mga netizens na ina-admire ang mala-artista looks nito. Tila aktibo rin sa social media si Father Ferdy, kaya updated ito sa mga papuring natatanggap mula sa mga tagahanga at mayroon na ngang mga social media group tungkol sa kanya. Dahil sa pambihirang atensyon na natatanggap nito, naglabas naman ng reaksyon si Father Ferdy. Anya sa kanyang Facebook post nitong August 30, 2021, "When all this commotion has died down, and it will, the Lord will use the seeds He Himself has planted and harvest whatever He wills." Dagdag pa nito na ang Diyos lang raw ang deserving para sa mga atensyon at mga papuri ng mga tao. Bukod sa pagiging pari ay licensed fitness instructor din si Father Ferdy, kaya nahumaling sa kanyang physical appearance ang mga netizens na hindi makapaniwalang alagad siya ng simbahan. Dahil sa kaliwat ka ng papuri at atensyon sa kanya ay nagbahagi siya ng isinulat niya noong 2003, ang Journey into the Heart of Christ, Letters to Seminary Students of Faith, Life and Formation. Hindi lamang ang pangalan ni Father Ferdinand Santos ang popular search sa social media, dahil trending din si Dean Ranhilio Aquino ng Graduate School of Law ng San Beda University. Si Dean Aquino ang unang nag-post sa kanyang Facebook page ng impormasyon tungkol sa plano ni Father Ferdy na umuwi ng Pilipinas para tulungan ang ating mga may hirap na kababayan. Walang kamalay-malay si Dean Aquino na siya ang naging instrumento, kaya naging talk of the town at viral ang post niya tungkol kay Father Ferdy. Sa ngayon ay trending pa rin ang gwapari na si Father Ferdy sa social media at nakakatawa ang mga sari-saring komento ng mga tungkol sa kanya. COVID-19 pandemic, bagyo, baha at El Nino. Sa pabago-bagong klima o climate change, unti-unti nang nahihirapan ng ating inang kalikasan. Isang environmental citizen ang nakaimbento ng isang pamamaraan para maisaayos at mas mapadali ang pagde-decompose ng iba't ibang klase ng basura. The vision of the company is to divert food waste away from the landfill. Barangay San Antonio is urbanized. COVID-19 pandemic, bagyo, baha at El Nino. Sa pabago-bagong klima o climate change, unti-unti nang nahihirapan ng inang kalikasan. Isang environmental concerned citizen ang nakaimbento ng isang pamamaraan para maisaayos at mapadali ang pagde-decompose ng iba't ibang klase ng basura. Nabuo ang kumpanyang Bokashi Pinoy, isang social enterprise na layuning ma-address ang dalawang issues sa bansa, katulad ng solid waste management at ang kawalan ng murang input sa natural farming. Ayon kay Lani Francisco, founder at president ng Bokashi Pinoy, hinangad nitong makipag-partner sa iba't ibang organisasyon upang mapalaganap ang paggamit ng Bokashi para sa mas ikakabuti ng bansa. Paano natin mapapalaganap sa city? We are also partnering right now with Mother Earth Foundation naman, na ang target talaga nila ay mga restaurant sa Quezon City. So kami po ang partner nila pagdating sa training naman, sila sa collection, tapos yung Task Force on Solid Waste Management. Nananawagan po tayo sa EPWMD, Climate Change Adaption. This is an agency po ng DNR na nagre-report po tungkol sa mga climate-related actions. Kaya Kristen May Francisco ng Task Force of Solid Waste Management. Also, kay Sir Nonong Velasco, although we are already working with him right now, ng Sustainability Development Affairs ng Quezon City. Yan po. Tama po, kailangan po natin ng ordinansa na gawing mandatory po ang pagsesegregate ng food waste. Nagsasagawa rin sila ng mga seminars at webinars sa mga gustong matuto. We are conducting public webinars, yung mga one-hour webinars po at least once a month para sa awareness lang ng mga tao, ano ba yung Bokashi,
paano kami nakakatulong isolve yung dalawang problema na yon. Nagsasagawa rin ang Bokashi ng 30 Days Challenge na layuning hikayatin ng lahat na mag-decompose at subukan ang kanilang experiment sa loob ng 30 araw. Sa kikita niyong problema sa basura at gusto niyong gumawa ng deliberate po na action, sumali po kayo. So ano po ang meron sa 30 Day Challenge? Bibigyan po namin kayo ng tigalawang balde. Sumali lang po kayo. Meron pong 4 na Zoom meetings every Saturday at 6 p.m. Sa unang linggo po, mag-iipon lang po kayo ng pinagbalata ng prutas at saka gulay at lalagyan nyo ng bokashi ipa, lalagyan nyo sa balde. Sa pangalawang linggo, dadagdag nyo na po lahat ng leftover cooked food nyo, kahit meat, fish, mga kanin, basa, tira-tira, lalagay nyo dyan. Sa ikatlong linggo po, ililibing na po natin yung unang balde nyo, kasi dalawang balde yan eh. Yung laman ng unang balde nyo, ililibing na natin sa lupa para makita nyo kung paano niya pinapaganda yung lupa. Ginagawang buwaghag, mataba. Bukod sa 30 Days Challenge, ay hinihikayat rin nila ang lahat na ibenta sa kanila ang mga kalakal o PET bottles at layuning bilhin ng Bokashi Pinoy ang mga ito ng mas mataas na halaga kumpara sa mga junk shops. Sa PET bottles po kasi, alam naman natin PET bottles, paboritong paborito yan ng mga nangangalakal na ibenta sa junk shop. Pansinin nyo, yung mga mangangalakal, hindi nila bibili yung ibang plastic pero yung PET bottles binibili nila. Bakit? Kasi high premium waste siya. So sa Bokashi Pinoy po, may mga partners kami na binibili ang PET bottles sa halagang mas mahal kesa sa junk shop. So imbis na 5 pesos per kilo sa junk shop, sa amin po 20 pesos per kilo. Sa lahat ng mamamayang gustong matuto, magbenta ng kalakal at mag 30 days challenge ay maaari naman silang kontakin sa nilang social media accounts. Hinahangad ng Bokashi na mas marami pa ang sumali sa kanila at maghangad ng mas magandang kinabukasan ng ating kalikasan.